guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba ang ibang pamamaraan na pangontra sa mga mangkukulam, sa mga barang, sa mga palipadhangin, sa mga masamang espiritu na hindi natin nakikita? Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang mga magagandang pamamaraan para hindi tumalab sa atin yan. Kontra sa mga ganyan once na merong kang dala-dala niyan. Kaya lang, nauso din naman na delikado po niyan, lalo't makalimutan mo na ikaw ay pupunta sa ibang bansa at mahulihan ka ng bala ng barel sa airport. Ayan, kaya medyo delikado din po yan kasi may kakilala rin po akong ganyan. Yun naman ay pangontra niya lamang sa mga ganot, naniniwala po siya. Ngayon, nakalimutan niya ng alsin sa kanyang pitaka ay siya po ay mag-a-abroad. Kumbaga, nakapkapan sa kanya na may bala ng barel. Pero yun po naman ay basyon na lang. Kumbaga, pangontra lamang po niya sa ganyan. Ngayon, para mas maging mabisa din po yan at ibang option, kung ayaw niyo po ng bala ng barel, ay mainam din po at makapangyarihan ang pako ng kabaong. Alam niyo po yun, yung pako na maliliit ng kabaong. Yung ginagawa po nila, di ba ito gagawin yung kabaong, yung pinampapako po nila doon, yun po ay napakabisa sa mga ganyan. At swerte rin po na anting-anting na dala nyo sa inyong pitaka. At yun po ay bago po kayo maglagay ng bala ng barel or ng pako ng yun nga po yung sa kabaong, ay mas mainam na kumuha po kayo ng isang kupita. Kaya po kupita or kahit saan po pwede nyong babara na baso, at kumuha po kayo ng isang bawang na pipit-pipin nyo ng mabuti, yung tipong kakatas na siya kapag siya ay inilagay nyo dito. At kailangan nyo din po nitong olive oil. At kailangan nyo ng dahon ng laurel. Ayan, dahon po ng laurel. Or ito, meron na po tayo dito na nakalabas. Ayan, dahon ng laurel. Ngayon, ang gagawin nyo po, ito po ay pipit-pitin yung mabuti. Tapos, maglalagay po kayo ng olive oil at pupunuin nyo po siya. Diyan. Pupunuin nyo po itong inyong lalagyanan. Kaya mas mainam, mas maliit para sayang po kasi yung olive oil. Pero, mabisa din po yon na ipapahid nyo kung saan po, halimbawa, inyong doorknob. Papahiran nyo po ng ganito para po yung mga bad spirit ay hindi rin makapasok sa inyo at pang-akit din ng swerte. Tapos, lagyan nyo po ng mga ilang piraso ng dahon ng laurel, kahit durog po yan. Yan. Tapos, dito nyo po ibababad. Palipasin nyo po muna ang mga tatlong araw para po yung pong katas po nila ay tumalab na doon sa mismong olive oil. At pagkatapos po nun, doon nyo po ibababad yung inyong bala ng barel or kung ano man ang inyong mga lucky charm, ay pwede nyo po siyang ilagay doon. Dito, ipasok nyo po dito sa loob at ibabad nyo po siya sa loob ng 7 araw para talab na talab. Para kahit saan po kayo magpunta ay talagang safe na safe po kayo at suswertin pa po kayo sa pera dahil nga po meron tayong dahon ng laurel at ganun din po tong bawang. Para yun po ay protection ninyo kung saan po kayo magpunta at unang-una protection saan magpunta sa pera, para lapitan pa tayo na swerte sa lahat-lahat na yun, pangkalahatan na yun, kung ano pong charm na meron kayo. Halimbawa, ito pong kwintas na to, charm ko po to. Pwede ko po siyang ibabad dito sa loob ng 1 linggo, ibababad ko po siya, para kahit saan ako magpunta ay safe na safe ako. Magkakaroon kayo ng lucky charm na talagang ginawa nyo siya ng ritual na talagang magiging safe po kayo kahit saan kayo magpunta. At napakaswerte niya, dahil may mga ingredients tayo na talaga namang super effective. Ganon din po sa mga doorknob ninyo or ganon din sa inyong bag.
haplosan niyo po siya, ganun din sa inyong wallet, haplosan niyo po siya para po umakit ng swerte. At ganun din sa inyong, halimbawa, yung inyong radyo na lagi niyong pinatutugtog sa umaga, medyo yun po yung ipanlinis niyo, yung pong katas nito. Ganyan niyo po, iwas kalawang pa po siya at hada tunog po niya sa inyo ay nang iinganyo ng swerte. Pangkalahatan na po to na pambabad para dumaloy lalo ang swerte sa ating buhay. Kasi ang bawang, ano pa yun sa mga bad spirit, tapos basta mas mainam, durugin niyo po siyang mabuti at ibabad para po tumalab siya ng gusto. Sa loob ng 3 araw ninyo, ibababad po ha, kasi tatalab na po yan sa loob ng 3 araw at 7 araw niyo siyang ibababad. Sigurado ko po na super lapit sa inyo ng swerte dahil sa mga ritual nating ginagawa. Ganun din yung lahat na, kahit po sapatos ninyo, kung yan eh, gusto nyo maging lucky yung inyong sapatos, lagyan nyo rin po siya yung pinaka gilid po niya. Loob, wag naman lawang-lawa. Yung bahagya lamang para safe kayo kahit saan kayo magpunta. Tatangayin kayo ng inyong sapatos sa safe kayo, hindi kayo mapapahamak. Siyempre, una pa rin talaga ay ang Panginoon bago kayo umalis ng inyong tahanan ay kayo magdadasal. Tapos may mga ritual tayong ginawa sa ating mga kasangkapan na sigurado-sigurado tayo na hindi tayo mapapahamak. Alam niyo, di ba yung mga na-aksidente, yung nabubunggos na kung ikaw yung laging nakamotor, lagyan mo rin po yung inyong motor, haplosan mo ng ating ritual na to para yung motor na yon ay dadaling kayo sa kabutihan, sa swerte, hindi kayo mapapahamak. Ligtas kayo sa lahat ng mga negative na maaaring mangyari sa inyo. Pag po may mga ganito tayong ritual, lalot yun po ay babad na, talagang talab na sa ating olive oil. Olive oil lamang po madalas ang ginagamit sa mga ganyang ritual, kaya mas mainam ay olive oil po ang inyong ipambababad, hindi po ordinaryong mantika. Yun lamang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Gawin niyo na po yun, lahat po ng inyong ano, ipunsoy niyo na, lahat po yan ay lagyan niyo ng charm para lahat ng inyong ginagamit ay hindi kayo mapapahamak. Kumbaga, kung lumabas tayo ng kalsada, or minsan nga po, di ba, mga nababangungot pa yung mga ganyan, kaya mas mainam nga po, sabi ko po sa inyo, maglagay kayo ng dahon ng laurel sa inyong ilalim ng unan. Una-una, di alam niyo na yung mga tinuro ko, yung tungkol sa baka tayo tumama sa, hindi baka, mananalo tayo, ganun po lagi, positive. Tayo tumama ng napakalaking halaga, na talaga naman solved na sa ating mga pangangailangan. At ayun pa, yung pagising ninyo, positive thinking po kayo pagka ganun. Tapos, ayun nga, safe kayo sa lahat ng bagay. Kasi minsan may mga nababangungot, kontrabangungot din po siya. Para lahat na nakapunsoy, lahat na ating ginagamit, safe na safe tayo, panatag ang ating kalooban. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Thank you po, lagi pong tandaan, ito po ay ano lamang, pangpasarap lang, dagdag sahog sa ating buhay. Ang Panginoon po talaga ang pinakasentro sa ating lahat, siya muna. Bago po kayo umalis, panalangin po muna, nagabayan po kayo at huwag kayong pababayaan, ilayo kayo sa anumang kapahamakan. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Thank you po.